Kung matatanda niyo po, nagkaroon kami ng hearing the other day tungkol po sa problema natin sa environment na kung saan nilalapastangan na po yung ating kalikasan left and right. Nandiyan po yung sa Bohol, Chocolate Hills. Nandiyan po yung sa Mount Apo. Nandiyan pa po yung Upper River Marikina Basin. Tapos nandiyan pa yung Masungi rock formation. Ang dami pong sunod-sunod na mga problema na sa ating kalikasan na kung saan hindi po na-address ng maayos ng ating mga DNR. Kung inyo pong matatandaan, kung kayo po ay nakapanood ng hearing ko noon o napakinig ng hearing ko the other day, ang sinabi ko po doon, masakit man sabihin to, pero lumilitaw na ang DNR ay nagiging bantay sa lakay ng kalikasan. Supposed to be, sila pong naatasan na ating pabalaan na para bantay na ating kalikasan, pero sila at the same time sumasalakay. Meaning, sila po ay naging kasabwat na sapagkat marami na po nagiging conflict of interest. Bakit ko po napanggit yung conflict of interest hanggang sa kataas-taasan po ng DNR? Why? Hindi lang po yung mga nasa baba, kundi sa kataas-taasan. Nung mag-hearing kami the other day, hindi ko pa nabasa yung article ni Jarius Bondoc ng Philippine Star. Kasi kung nabasa ko yun the other day, then I would have raised that issue because she was there, she was present during the hearing. Na malaking conflict of interest ngayon na yung si Loizaga, Secretary Loizaga, yung kanyang family owns 40,000 hectares of ranch na nasa protected area sa may Palawan. Now, noong 1975, it was declared by President Ferdinand Marcos Sr. as protected area. Noong 1976, na-acquire ng Yulo family yung 40,000 hectares na rancho. How big is 40,000 hectares? That's 10 times bigger than Manila. Pagsamasamahin. Talaga maliwanag na conflict of interest. Kaya pala, itong si Secretary Loizaga, during the hearing, eh, nagdidili-dali siya. In fact, meron siya inisyu na press release na nabasa ko ngayon na hindi na niya bubuwagin o papabayaan na lang niya makakuha ng permit itong mga illegal structures sa Chocolate Hills. Yung mga walang ECC na nasa paligid ng Chocolate Hills na labas sa buffer zone na pasok sa protected area, declared as protected area, sabi niya, papabayaan na lang niya yan, hindi na niya ibubuwagin. Kasi nga, sabi niya, dahil sa trabaho daw, because it will generate jobs, etc. Kaya mangyari, gagawa na lang silang paraan para mabigyan sila ng ECC permit. At iba pang mga sites, tulad sa Mount Apo, eh, tutulungan daw niya makakuha ng ECC permit ang mga illegal structures doon. Yung pala, dahil meron siyang sariling 40,000 hectares rancho na pinoprotektahan na siya rin mismo ay nagbabiolate. Yun yung issue. Yun yung dahilan kung bakit I will file a resolution na para imbestigahan itong 40,000 na hectares na rancho ni Loizaga. Dahil kapag ito'y napatunayan na talagang totoo, then she needs to resign. She needs to resign. Kailangan niyang bumaba na sa pwesto. Paano niya mapoprotektahan ang ating kalikasan? Paano niya mabantayan? Paano niya tugisin itong mga nagwawalang hiya sa ating kalikasan kung siya mismo ay guilty doon? Base po dun sa article na nabasa ko na sinulat ni Jarius Bondoc ng Philippine Star. If it's true, that's why we're investigating it. If it's found to be true, then Secretary Loizaga should resign. I would really call upon her to resign. Kung talaga meron pa siyang delikadesa, kailangan mag-resign na siya kung totoo yung article na yon. That's why we have to investigate in ALP legislation. I will pass a resolution right now. Even while we speak, ginagawa na namin yung resolution para maimbestigahan niyan. Pati yung mga iba pang mga violation against sa ating kalikasan, left and right, na hindi inaksyonan ni Loizaga. Tama naman po kayo, Senator. Kagaya nga po nung pinag-uusapan namin ni Shari kanina, no, nakakalungkot po na sunod-sunod po tapos hindi po na-aaksyonan ng ating DENR yung ganito pong mga kaso sa ating mga protected areas. Dahil supposedly, protected area, hindi nga po dapat matayuan, Senator, ng mga structures na ganyan, kagaya po ng inyong nabanggit. So, I think it's about time na meron po talaga mag-investigate, Senator, tungkol po sa mga ganitong insidente. Bakit pa natin tinawag na protected area kung later on pala pwedeng papatayuan ng struktura, illegal structure, and then later on,
ang sinabi sa amin ng DNR during our hearing the other day, eh mumultahan daw ng 50,000 and then kailangan pa rin pumunta sa korte kasi hindi na basta-basta mabuwag yan, pupunta sa korte, hiling sa korte na yun ay ma-demolish. Kita mo? Mm-mm. In the first place, bakit yung pinabayaan na makatayo? Dapat din yung pinayagan makatayo. Now, nung makatayo na, eh mumultahan nyo lang 50,000. And then, so lahat ng gusto magtayo ng illegal structures dyan sa mga protected area, sasabihin, eh 50,000 lang pala yung multa eh. And tama then, hindi na kami mapapaalis dahil, ano mangyari? Dahil ikukorte. Tama and then, po. Ang sinabi pa sa amin ng DNR the other day, titingnan na lang daw yung possibility, after na makapagpay ng 50,000, titingnan na lang daw nila yung possibility na para mabigyan ng ECC. Kita nyo yung kabalastugan na yan? Tama. So, alam nyo na nga illegal structure, pinayagan nyo makapagpatayo, and then bibigyan, magmumulta lang 50,000, and then after magmumulta lang 50,000, hanapan nyo ng paraan na baka mabigyan ng ECC kaysa naman ikorte, or hindi nyo pwede i-demolish kasi kailangan ikorte dahil yun ang nasa batas. Oh, I agree. Pero in the first place, dapat bago maitayo yan, hindi na eh, hinarang yun agad. Dapat pero kayong coordination sa LGU kasi tama. Sinasabi nila, yung LGU raw kasi ang nagbibigay ng building permit. Mm-mm. So, dapat meron kayong coordination sa LGU na lahat ng mga protected area, bigyan yung listahan ng LGU na these are protected areas in your territory. Therefore, do not give building permits to these people tama or to whoever is applying for a permit na para magtayo ng struktura dyan. And before they do that, dapat tawagan nyo kami sa DNR. Mm-mm. Dapat may ganong coordination. Wala eh. Wala silang ganong klaseng coordination. Ang mangyari, papayag nila makapagpatayo and then pag nakapagpatayo na, eh saka silang papasok sa eksena at magmumulta ng 50,000 yung nagpatayo. And then eto na, titingnan nila yung possibility na mabibigyan na lang daw ng ECC. Mm-mm. At ang kanilang rason, eh dahil daw mag-generate ng employment. Mm-mm. Parang naging after the fact na po, Sen, yung ECC instead of prior. Pro-labor ako, don't get me wrong, mm-mm, ever since, for the past 20 years, more than 25 years to be exact, pro-labor ako, pro-manggagawa ako, pro-employment ako. Pero ilagay natin sa lugar kung saan tama dapat po pwedeng magtayo ng struktura na para magkaroon ng trabaho ang mga tao para pumunta doon yung mga manggagawa at doon sila mabigyan ng proper employment. Huwag naman doon sa lugar na tinatawag natin protected area. Ang lawak-lawak ng Pilipinas, bakit doon pa sa protected area? Tama. Yung itatayo yung inyong business establishment. O di maghanap kayo ng lugar na hindi protected area. Mm-hmm. Eh, ba't pa natin i-declare protected area kung magpapatayo rin lang tayo ng mga istruktura doon, then niloloko lang natin ating mga sarili. Correct. We're just making stupid out of ourselves. Yun yung nangyari ngayon. Kaya this article na nabasa ko sa Philippine Star na sinulat ni Jarius Bundok, yeah, I have to investigate this. Dahil kung totoo to, then malaking dagok to sa DNR. So paano pa magawa ng DNR ang kanilang trabaho kung yung kataas-taasan, yung kanilang secretary, yung kanilang boss, eh merong violation. Yung kanilang boss, eh merong 40,000 na rancho, 40,000 hectares na rancho sa isang protected area sa Palawan. Sa susunod na hearing, tatalakayin po natin lahat pa po ng mga protected area na kung saan napapabayaan po na DNR at left and right na nalalapastangan itong mga protected areas na ito. At ako po yung nananawagan sa mga environmentalists, kapag meron po kayong alam dyan ng mga protected area na pinanghimasukan na kung sino-sino at yung DNR ay nakikipagsabwatan na, just let us know. Come to my office, message us, and we'll act on it. That I promise you. Salamat po. Magandang hapon.